Hello guys, ako si Jacob, nag-walking ni karon, pero sa among sa around sa neighborhood ra. Tawa. Neighborhood. Pero si Jacob tulog. Igo ra mi namo pay pagsugod namo og lakaw nag si Jacob natulog na tan-awa. Tulog na. Umuli na lang ni. Uuwi na lang kami kasi tulog si Jacob. At saka mahirap pala mag-ano, mag-push ng stroller na naka-ano, tapos naka-hawak yung isang kamay sa camera. Kurog, shaky-shaky siya. Muna na lisod. Muli na lang ko. Dayon. Di na lang ko. Nya na lang yung malakaw ang mag-walking kung umata na og balik si Jacob. Malakaw man ang taming mga tumi sa akong balay sa Kingsport na sad kay si Richard mag-mowing sa yard. Pero, dihay niabot na iyang brother-in-law, murag na ay problema sa sakyanan kay si Richard kamauman ang repair-repair og sakyanan. So, murag i-repair ni Richard ang sakyanan niya. Nahaponan. Muna, wa mi kalakaw. Patay, gitong ako ang yard dito sa Kingsport. Tagas na kayong mga sagbutin. Wala pa na mowing. Unsaon na lang, huwag maarab ako, no? Na ay magtrabaho sa balay ni Richard. Tapos, inigahuibis, muadto si Richard sa Knoxville. Dayon, Bernice, surgery, operation ni Richard. Na, wala na yung makamuwing sa akong yard, ani. Unsaon na lang ginina ko. Wala na yung muwing sa akong yard. Ako, hindi ko makamuwing sa, kaya hindi ko kamao sa driver o sa riding mower. Sa mga naglihok-lihok. Hindi ko kamao sa riding mower, unya. Kung mag-push mo, wala po ko, dugay kayo mahuman. Anya, si Jacob, maghilak na ni. Di ko makahuman og mowing. Saan na lang ni Ron. Hapit na may maabot sa bahay ni Richard. Ipakita na ko ninyo ang gihimo na Richard, ha. Gasto oroy kaayo ni iyahang garage. Wala pa na human. $10,000 na ang murag iyahang na nahurot. Nya wa pa na human. Diri na may sa balay ni Richard na abot nami. Gihangat ko mga mix. Gihangat ko. Lahi gining tambok. Mana yung balay ni Richard? Mana yung ihang nata? Di pakita na ko ninyo ha. Mag-parking sa ko. Kay, gihangat ko. Mana yung balay ni Richard sa tubangan? Party dito at saka nag-celebrate sila ng 60 wedding anniversary sa mama nila. Una, daghan pang lipover. Tiwaso na lang siguro na namong lipover sa pasensya na mo. Nag-atubang ko sa alam. Nana Mideris, balay ni Richard. Pagpahuway sa akong gamay sa gawa sa una, may musulod. Naman siguro yung mga lamok. Hinahanglan dyan akong isod si Jacob kay. May mga lamok ba? Paano? Ilikado? Ini kok mau ini
Nandito kami sa Walmart, si Richard may gustong ano, bilhin yata. At saka magpunta nga siya sa bangko niya, magkuha siya ng pera pang bayad sa ano, sa mga Mexican bukas na magtrabaho sa building niya. Ito o, tingnan niyo, natutulog na naman. Natutulog na naman. Bawat sakay ng sasakyan, natutulog talaga itong batang to. Pero buti na lang para hindi umiiyak. At bibili daw si Richard ng flower para ilagay sa ano, sa harap ng bahay niya. Gusto niyang may flower. Tinanong niya ako ng anong kulay. Sabi ko, mix na lang. Siguro, nakakuha na yata siguro siya. Gusto naman niya ako yung magpunta doon. Pero ayaw ko kasi nga nandito yung anak ko. Ayaw kong iwan yung anak ko. Tsaka ayaw kong ilakad-lakad siya dyan. Maraming tao, delikado sa virus. Kaya palagi na lang kami dito. Malapit lang kami dito, siguro ang drive 2 minutes lang galing sa bahay ni Richard. 2 minutes or 3 minutes. Yan. Diyan banda yung bahay ni Richard doon. Parking lot ito. Parking lot. Parking lot. Parking lot, oh. Parking lot. Diba? Nakakaboring ngayon. Na walang trabaho. Hindi ako nasanay na walang trabaho. Hindi na talaga ako nasanay. Nasanay ako kasi noon, dalawa yung trabaho ko. Nagtrabaho ako sa Indian Path ng 8.5 hours every day, morning. Ang magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang 2:30 ng hapon. Tapos, alas 5 ng hapon na naman hanggang alas 5 ng umaga, magtrabaho din ako sa panggabi. Yung sita, yung tawag, yung parang caregiver. Walang tulugan. Alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga,
Tapos, uuwi ako ng bahay, nagmamadali sa 5 ng umaga, maliligo. Siguro mga 30 minutes lang ako sa bahay, tapos aalis na naman trabaho. Kaya pagod ako noon. Tapos, pag-uwi pa minsan, pag-uwi pa galing sa ano, pag-out ko ng 2:30 minsan, nagmumuwing pa ako sa yard ko. Bago ako magtrabaho na naman ulit ng 12 hours. Ang hirap ng trabaho ko noon. Ngayon, nawala akong trabaho, nagre-reklamo na naman ako kasi nabuboard. Ako nabuboard yung siguro ano lang talaga. Hindi ako nakukuntento, iwan ko kung bakit. Ay, sadyang tao lang siguro. Hindi nakuntento. Oh, ito muna ngayon guys kasi bye-bye. Salamat.